Tapos sa Baguio City, 10 degrees kanina ng umaga. And it will be 20 degrees later in the day. At the moment, it's almost 13 degrees. Yan, ganyan po kalamig. Oh, malamig talaga siya. And yun nga, mahirap maligo. And biro mo yung tubig ha? Parang galing sa lab. Okay, another Francis Leo Marcos episode here. Ano bang episode? Okay, Ma'am Pins, I would like to say thank you, ma'am. Oh, napakaganda ng komento niya. Maikli lang pero sabi niya, napakaikli pero tagus sa puso. Una, I love your agenda, sir. Si Ma'am Pins, thank you very much, ma'am. Appreciate much dun sa napakagandang tinuran niyo. Di ba? Yung mga ganitong komento, talagang gaganahan kayo. Kasi na may ingay dyan sa baba, may renovation going on. And being straightforward with your words. Ay, ano naman ma'am yun. Thank you very much, ma'am. at nakaka-appreciate ko yun ng mga ganitong isang pagpupugay, I could simply say kay Francis Leo Marcos. Bakit po? Kasi po, sabi nyo nga dito, very true, no matter who is, hindi pa, kahit sino siya, sabi ko, Francis Leo Marcos is just a name. Kung Arvel Dramas is just a name, nakakapit dito sa vlogger na to, ganun yun, di ba? Ako yung nagpupugay kay Francis Leo Marcos, I salute you. Yeah. Ganyan siya mag-salute, so, nabalik ko sa kanya palagi yan. No matter who he is, di ba? Kahit sino siya, di ba? Basta tumulong ka sa kapwa mo. Nakalagay nga, the content of his heart is what matters most simply, di ba? Kung busilak yung pagtulong mo sa kapwa, mararamdaman ng mahihirap yan. Ang dali ko makaramdam yun. Bakit po? Galing po ako sa hirap. Umakay ko sa hirap. Gano kayo kahirap nun? Well, yung itlog po, pag nilaga, hinahati pa namin ni tatay. Imagine that. Isang itlog, ha? Isa yun, ha? Yung biyakin. Naranasan na kanin lang. Kanin, tapos mainit ang kanin, lagyan mong tubig, tapos asin. Solve na yun. Ganun po. Kung naranasan niyo yun, then alam niyo yung sinasabi ko, di ba? The content of his heart is what matters, see? Nalagay dito Apo Francis, and his mayaman challenge influence me to create my YT account. See? Nakaka-inspired talaga yung tao na to, di ba? Di ba? Simpleng tao tumulong during the lockdown in Manila, yung first lockdown pandemic, because of the pandemic. siya hindi pa politiko, tumutulong na how much kung maging politiko siya, di ba? Magbabayad na naman pala kami, and yan. Anyway, yun po. Napakasimple, no? Magpugay kasi isang tao na mayroong magandang ginawa. Kung yung mga politicians natin before, ganito yung ginagawa, siguro ang ganda ng Pilipinas, naiwasan natin yung mga ba, yung mga hindi magandang pangyayari, di ba? Kasi yung welfare ng kapwa Pilipino ang agenda ng mga politicians sana, di ba? Like Francis Lema, di ba? Kung tumatakbo siya or tatakbo siya sa higher position in the government, supportahan po natin. Baka pa. Siguradong tutulong to sa mahihirap. Sabi nga nung narinig ko nung ito yung tao na ang sumusuporta, yun talagang mahihirap. Ramdam nila eh. Merong iba, hindi naniniwala. Totoo ba yan? Kasi nga, hindi nakakarating sa kanila. Mema lang. Mema. Hindi porket hindi nakakarating, hindi ka maniniwala. Ako nga nanonood lang eh. di ba? Ang ano kasi dun eh. Ang ano po kasi dun is yung tulong na ginagawa mo sa kapwa-tao. And that's what Francis Leo Marcos did. Diba? Tumulong siya sa kapwa niya, Pilipina. Diba? Yun muna yung tingnan natin, guys. Yung pagtulong na ginawa niya. Huwag niyo munang, yung physical appearance niya, the way he talks. Forget it.
Forgetin mo na yung ano niya. Tayo kasi mga judgmental, titignan ka mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa, balik to the... Oo, oh, di ba? Ganun, di ba yung ginawa niyang pagtulong? That matter most, di ba? Tapos kung ano pa sinasabi niya, hindi si Francis Lay Marcos yan. I don't care. Si Norman Mangusin yan, I don't care. Sabi ko nga, it is just a name for me. Kaya lang, yun yung nakakabit doon sa tao na yun eh. Sinabi pa niya na, ano yan. Hindi ko kasalanan yung maging ganito ako. Itanong sa nanay ko. Diba? See, a man that says like that, meaning he is saying the truth. Nanay na yung sinasabi niya eh. So kahihiyan ng nanay din yan, diba? Pero hindi niya hindi niya inanin kasi alam niya, totoo na siya ay si Francis Leon Marcos. Now, meron akong isang vlog, ang nagalaga daw siya, sa kanya is mga Mangusin. Kaya pala, naging another name niya is Norman Mangusin. Bakit po? Kasi nagpupugay siya dun sa mga taong nagalaga sa kanya nung maliit pa siya. Very simple, di ba? Siguro, tinatawag siya, Norman, nagtumatak na sa kanya. So, whoever he is, ang mahalaga po dito, nakatulong siya sa kapwa Pilipino. Di ba? Very simple eh. Tayo, wala na nga tayo maitulong kung ano-ano po sinasabi. Hindi naman si Francis Lay Marcos yun. Eh sabi yung binenta na ari-ari na 40 million, hindi naman pala sa kanya. I don't care. Eh kayo nakikinig sa balita eh. Ako hindi nakikinig sa balita, kaya I don't care. Hindi ko rin alam yun. Kasi nga, sa balita, I never trust all this newscasting, newscaster, this news TV and channel networks na malalaki. I don't trust them, why? Ganito po kasimple yun, kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Balita nila. Itong taon ng taon na may ganyan bigas. Wala silang balita ng ganun. Balita nila, tumaas ang presyo ng bilihin dahil tumaas ang presyo ng langis. Tumaas ang LPG, tumaas ang kuryente, tubig. May kalamidad na darating. Anong ginagawa niyo sa tao? Parang tinatakot niyo yung mga tao, di ba? Lahat ng hindi maganda, binibigay niyo. Kaya yung news network, tinigil ko na yung panonood. One example here. Merong a news reporter sa Burnham Park. So earlier December last year, mag-o-open na sana ang Baguio. Or publicly, Baguio announced na mag-o-open na sila. So binalita nila yung mag-o-open ang Baguio. Punta tayo sa Burnham Park. And nag-video sila. Open na nga ang Baguio pero wala naman turista. Kita niya, Burnham Park is just the tip of the iceberg. Ito yung Burnham Park, ito yung buong Baguio, di ba? Dito ka lang nagbalita, you don't have yung data, yung full data ng buong Baguio. Ganun sila. For the sake of what? O si Francis Lay Marcos, wala sa balita nila. Namimigay ng bigas. Bakit? Kasi hindi sila magkakapera. Hindi kikita yung palabas nila. Pero nung nakulong, nakasuhan siya, ando dun sila lahat, oh. Binabalita, see, yung negativity thrives in this news network. I don't watch that. Eh kayong naniniwala, ay, si ano yan, mausin yan, kasi sabi nito eh, umami na doon. I don't care, bahala ka dyan. At the end of the day, ang tinitingnan ko is yung nagawa ng tao na to, yung tumulong sa kapwa niyo Pilipina. Very simple, di ba? Yun lang po. sabi niyo, hindi ko siya kilala, talagang hindi ko po siya kilala. Si Norman Mangusin, hindi ko rin po siya kilala. And I don't care. Di ba? Basta ako nasisiyan sa ginagawa ko po na to. Kasi po, aramdam ko as being, duman tayo sa hirap, lumaki tayo sa hirap, kaya alam ko kung sino yung totoo. Hindi. Kung magkamali man ako sa decision ko, well, yun yung pananaw ko po. Di ba? Kasi nararamdaman ko. Yung pagpapugay kay Francis Lay Marcos napakadali kasi dito ko lang hugutin yun sa puso eh. Diba? Hindi natin kailangan yung maging ano tayo, yung maging judgmental. Hindi natin kailangan yun. Hindi natin kailangan sirahan yung isang tao. For what? Diba? Tingnan mo muna yung bigger picture here. Nakatulong siya sa tao. Sino ba yung tao na yun? Kapwa natin, Pilipino. Diba?
Eh kasi ano yun eh. Vlogger ako dati eh. Ayoko dyan. I don't care. Ganun ka eh. Ikaw yung personality mo yun, di ba? Kung ayaw mo sa kanya, di ayaw mo. Simple as that. Hindi ko naman pinipilit siya sa sa'yo eh. Ang inaano ko po dito is yung ginawa niya sa kapwa Pilipino. Very simple din yun. Sabi nga ni Ma'am Teens, very true, no matter who he is. See? Ito, si Ma'am, yung level of thinking niya, hindi siya nakapokus dun sa isang tao na ito itsura nito, ito yung mukha nito, mukhang kudrado yung mukha nito, patulis man, pabilog. She doesn't care. Ang tinitingnan niya yung ginawa ng tao na pagtulong sa kapwa Pilipino. Diba? Diba? Kung kayo, hindi nyo nakikita yon, may galit pa rin kayo sa kanya, nasa inyo yun. At the end of the day, ikaw lang naman yung apektado. Ikaw yung naiinis. Diba? Di ko rin maintindihan eh. Tapos pag may ginawa, props lang yung ginawa niya na yun. See? Meron pa kayo nasama eh. Kaya, eh, ikaw, nandiyan ka lang, sitting pretty ka lang. Nanonood ka ng TV, lagi kang may sinasabi, ganun, ganun, ganun. Di ba? Siguro, darating yung point in time na magkakaedad din kayo. Or magiging more matured kayo sa mga nangyayari dito and your perspective will be changed. Ganun lang po yun. But for now, ang tingnan natin yung nagawa ng tao na to, di ba? Ano ba yung ginawa niya? Yun yung pagtulong sa kapwa Pilipino. Very simple, very basic. Maliit kung tutusin, pero hindi maliit yung isang sakong bigas eh. Makaayuda lang akong 3 kilo, tuwan-tuwa na ako. How much mo yung isang kubat, di ba? Yung 25 kilos na rice. Kaya hindi pa siya, no? Hindi siya, hindi naman low quality, I mean, hindi mo na siya pipilian ng ipan, ng bato, maraming kasing ganun na nabibili sa palengke na merong ipa tsaka bato. The way they dry their palays. Ayan. And again, Ma'am Teens, ito po yung para sa inyo. Ano ba yung title ko dito? No matter who he is. Di ba? No matter who he is. Very simple. Eh kasi, ano sa balita? Well, pinaliwanagan kagad. Kasi nga, hindi ba sabi ko nga yung balita? Yung negativity kagad sila, di ba? Ipapasok sa'yo. Ikaw magagalit. Mainis ka dun sa tao na yun. Pag meron na naman palabas na ganun, kasiraan itong tao na papanoorin mo lang kasi nagalit ka na sa kanya. Di ba? Di ba? Ganun lang po. Now, kung meron siyang ginawang, minasabi siyang pangit, hindi ba pwedeng patawarin siya? Di ba? Tao tayo. Nagkakamali rin tayo. Walang perfectong tao. Ika nga. Nagkakamali ka rin. Eh kung ikaw hindi ka patawarin nung, ganun din siya. Yung mararamdaman niya. Mararamdaman mo rin, di ba? Masaya ka kasi yun eh. Titirahin ko ito. Babawihin kita. Kasi sinuportahan kita ng 2 taon. Isang taon, 2 taon, 6 na buwan. Babalik ka rin, babalikan ko rin, babalikan din kita ng 6, 2 taon, 1 taon. Ganun ba guys tayo mag-mature? Di ba? Ganun ba tayo dapat ng mga Pilipino? Hindi ba dapat pwedeng patawarin na kagad? Okay. Thank you. I'll move on. I'll go to my next phase in life. Eh, vlogger ka. Pag sinasambit mo siya, ibig sabihin, gusto mo pa rin siya maging content, di ba? Ako, inumpisaan ko tanong ganito. It will end like this, no matter what. Siguro hanggang sa end and journey ko here in there. Ganito lang panay pagpupugoy sa ginawa niya. Paulit-ulit yan, bakit po? Nananawa ako sa content. Natandaan ba yung vlog ko last year? So this is just like a reminder on a daily basis for you, for us to really have that helping hand. No? Yung golden heart, dapat gawin. Kung ang puso nyo is hindi ganun ka-golden, yun yung golden. Madali pong tumulong. Ako, kung gusto ko tumulong, kaya lang
yun nga, yung karamihan natin ganito eh. The situation cannot... Di ba? Yung pagtulong mahirap eh. Kasi nga yung situation mo, struggling ka, you're living on a day-to-day basis, yung pera mo hindi ganun karami, enough for paying rent, pangbayad ng bahay, di ba? Kung may luho dyan, siguro yung ice cream lang na mumurahin, di ba? Yung luho na yun. Pero minsan na, pagdadaan ko dyan, burger, lunon na lang ako ng laway, that's it. Di ba? Ganun lang naman eh. We need to survive, so kung may extra, why not? Pamimigay ko din yan. Ganun lang mo. Another Apalama episode here. Ano nga ang title nito? No matter who he is, this is Miss Arnold's and peace out.